Finally, mga bro. Yeah. Mating na nga itong order natin sa Lazada. So, tingnan natin kung tama ba itong nasa laman. Baka fake ito eh. What? So, buksan muna natin. Ito ay para sa motor. Medyo may pagka-pricey din siya. Pero tingnan muna natin. Buksan muna natin yung packaging. Alright, so ito na mga bro. I don't know, nakikita nyo na siguro. But ito na siya. Gamit to sa motor. Ilalagay natin sa ating helmet. Alright, buksan muna natin ang bubble wrap. Ayan, so ito na siya mga bro. Tilex Helmet Audio. So, open air. So, isa to sa mga bagong mga accessory para sa motor. I think, mangilan-ngilan. Oh my goodness! Ginagawa mo! So, mangilan-ngilan na din ang nakita kong gumagamit ito at nag-i-endorse. Isa na siguro si Breezy. So, ayan. Helmet Audio Open Air. Bone Conduction Helmet Audio. So, yan yung itsura niya. Bubuksan natin mga bro. Alright, so if titingnan nyo dito, meron siyang tatlong colorway. Mayroong red, black, and light blue ba yan? So, black yung napili ko sana. Red din yung kinuha ko, you know. But, eto siya. Pwede kang mag-take ng calls dito. Pwedeng audio, music, and headset. Ano pa nga ba yung iba dyan? But, that's it, pretty much. So, buksan na natin tong kahon. Ayan, mga bro. Yan yung nasa loob. So, unang-una is ito. Yung adhesive tape na gagamitin natin mamaya. And then, so, ito yung actual na unit niya, mga bro. Tilex. Ang ganda ng quality, ha? Ito yung sa adjustable audio. And then, ito yung tape na ilalagay natin mamaya. So, ito yung didikit sa helmet natin, mga brother. And then, papakita ko sa inyo mamaya, okay? So, susubukan natin. But, overall, ito siya. Medyo slanting siya na type. Since, of course, sa helmet to dapat ididikit. Medyo slanting siya dito. But, the quality itself, maganda talaga siya. Parang premium yung dating. So, ito yung para sa... I think charger to. Ayan. So, ano pa bang nasa laman ng kahon? So, ito yung microphone niya. So, ilalagay din natin sa loob ng ano, helmet. Ayan. Meron siyang ano nga bang tawag dito? Ayan. Type-C. And ano pa nga ba? Ito yung charger, mga bro. Yan. And yun lang. And then, of course, ito. Manual. Kung paano gamitin. So, susubukan natin gamitin ngayon, mga brother. Okay, titingnan natin kung gagana ba siya. Let's go. Okay, so ayan. So, pag turn on dito, gagawin niyan lang natin ay press lang natin ng 2 to 3 seconds long press. Ayan. Ganda. Ganda ng kulay, mga brother. So pag patay niyo same thing, 2 to 3 seconds long press. Ayan, so power off na siya. So ang gagawin naman natin ngayon ay susubukan nating i-connect to via Bluetooth na sa cellphone. Okay? So, unang-unang gagawin natin, turn on muna natin. And then, hahanapin natin sa cellphone yung pangalan. Default name niya is E. Anong tawag dito? E50. So, punta tayo sa Bluetooth, turn on natin, and then tingnan natin kung nandito siya. Ayun, helmet audio.
So connect lang natin dito. Ayan, connected na siya. Alright. So, susubukan naman natin ipa-play yung tunog niya, okay? So, pag connected na siya mga brother, ayan, mag-blink siya ng konti. Ayan. 2 blink. So, susubukan natin mag-play ng audio. Ayan mga brother, yan yung sound quality niya. So, pag ganyan, maliit talagang tinig niya. Pero yung maganda dito is, pag ito nakadikit sa isang flat surface, ito yung ito yung reason kung bakit lumalakas yung tinig niya. So ilalagay natin dito, di ba? Yan. Pag pinakinggan niyo diyan dito sa loob, medyo lumalaki yung tinig niya. Ayan. So ganyan yung mangyayari sa sa helmet. So ito naman pag naka-charge na siya mga brother, orange. And then I think mag-green na to pag fully charged na. I think yung max time nito na pwede mong gamitin is around 8 hours if I'm not mistaken. Basing sa manual. So 8 hours straight. Gagawin na natin mga brother is dito na natin ididikit. Ayan, dyan. Hahanap tayo magandang pwesto. So dito or dito siguro. So, muna natin gagawin is kukunin natin or twist natin ito ng konti, ayan, para matanggal siya. Ano ito yung ididikit natin dito, ayan, ganyan. So, mas advisable siya ilagay dito mga brothers sa left. Kasi habang nagmamaneho ka, pwede mong, pwede mong ma-access to ng, kung gusto mong sumagot ng phone or ayusin yung, ayusin mo yung or adjust mo yung volume ng hindi kang bumibitaw sa selinyador, okay? So mas advisable sa na sa left siya ilagay. Alright, so ito yung gagawin natin. So yung mangyayari, ito lang yung makikita ng mga tao pag hindi mo naka-install, pag hindi mo ito na-install, di ba? So ito lang siya. And then syempre kakabit mo lang to. Ganyan, twist lang. Ganyan. So, connected na ulit siya. So, ayan na mga brother. Na-connect ko na siya. Ayan yung forma niya. Nice. Post muna natin na. Alright. So, ayan siya mga brother. Tilex. And then, pagtanggal mo, twist mo lang siya ng konti. Ayan. So, ayan lang yung makikita pag hindi mo na-connect to. Ito siya yung medyo nagba-vibrate. Ito pag nakadikit to sa sa isang material, ito yung nagkakandak ng sound, nag-iimit ng sound. Pag idinikit mo yan diyan, maririnig mo pa rin yung sound sa loob. So ito pag nakalapat na to dito, yun yung sinasabi nilang bone something structure na quality. So ganyan lang. Ayan. Lock siya. So pagdating naman sa audio mga bro, hindi naman siya yung medyo malakas talagang audio, and I couldn't say na masyadong quality or clear yung audio, especially yung bass niya. Hindi naman sa ganun. Saktong-sakto lang yung audio niya. Sakto lang ng makakapag-enjoy ka sa mga long travels, ganyan pag nababagot ka na. Especially kung ikaw lang mag-isa. And then, aware ka pa naman sa paligid mo, so maririnig mo pa rin yung mga sasakyan na nasa paligid mo. Yung audio niya talaga mga brother, hindi naman sa ganun kalakas. So, saktong-sakto lang. Okay, so yan siya mga brother. Gawa muna tayo ng montage. Sa mga nagtatanong pala dyan kung pwede ba tong communicator, ang sagot ay hindi mga brother. So for personal use lang talaga to, taking calls and then listening to music, yun lang. So hindi ito kagaya ng mga communicator na gamit ng mga ng mga riders, kagaya ng TalkPack or ano ba yan, anong bang tawag doon?